hindi siya normal na nakikita ng mga manonood natin. Sa ano muna kay Direk, gaano po ka thorough po yung research ninyo sa buhay sa loob po ng sa Malacañang po ba ito? Bali ano ng presidente, bahay ng presidente. Since hindi ganoon ka-familiar ang mga tao kung talaga kung ano yung buhay doon sa loob ng bahay ng presidente at ano ang trabaho talaga ng yaya doon. Good morning po Sir Gorgie. Ingat po kayo sa biyahe. Before pa ho ng pandemic, actually nakapag-roll na kami ng isang beses. Bago mag-roll yun, meron kaming mga meetings na kasama yung mga consultant namin tungkol sa kung anong meron sa loob. Even before pa isulat ni na Jojo yung script yan, mamaya ipapasa ko po sa kanya. Nagkaroon sila ng research kung ano yung kung paano yung difference ng bahay sa Malacañang dun sa office at ganyan. Merong isang may isang beses pa nga na nag-tour sa Malacañang yung grupo para makita nila yung nangyayari sa loob. Tapos yun yung magandang ipakita sa tao kasi nga sabi nga Sir Gorgie, hindi siya normal na nakikita ng mga manonood natin. So ang sarap. Ayan, may sinabi si Miss Ali. PSG po kasi yung asawa ni Miss Ali. Akala ko hindi pwedeng sabihin eh. Akala ko sabihin ko ba? Inold ko rin ko ba na may consultant kaming PSG? Inold ko rin yung PSG part. Pero ayun po, dahil ganun po, very, very reliable yung pinanggagalingan ng mga nangyayari. And sa totoo po, pati sa actual shoot, may tingin ko may magbabantay sa amin kung ano yung pwede sa kunwari yung mga damit nila, kung paano sila mag-act. Kahit ako na-amaze din kasi pag ganito pala yung suot ni Presidente, ganito dapat yung suot ng nasa paligid niya, hindi pala siya kung ano lang yung maisip nila na ano, meron pala mga ganamit. Type A, B, C, D, kung ano-ano pang letters. Ganyan. So, medyo tasking din sa production pero naniniwala ako na part yon ng magiging ganda ng first yaya pag naipalabas na siya. And sa script side naman po, si Jojo po ang ating head. Jojo sa side. Siya po yung nag-isip ng concept. yun nga, meron kaming consultants. No? Aside from the fact na yung asawa ng aming PM ay isang PSG. So, very vital information, no? Including yung mga security protocols, ano yung pwedeng mailusot na creative license, ano yung pwedeng ano yung hindi, ano yung safe i-weave in doon sa kwento ng presidente at ng yaya, and so on and so forth. No? We're very sensitive with that. Tapos, at the same time, we also did some interviews. I'm in an extended family unit with the current Speaker of the House. So we do interviews. We did some interviews with some top-ranking officials and ran by them if some of the scenes that we were thinking of would be entirely possible. So that's it, Tito Gorgie. Nawala po ata. Nawala. Si Gorgie. Wala si Tito Gorgie. Hindi, andito pa din. Baka lang nawalan na. Diyan pa rin siya. Alam mo, gusto ko lang idagdag kanina. May nice trivia, no, that you can maybe write about. And I think this will really make you happy, Sanya. You know, when we were meeting, we were deciding kung sino na ang bagong first yaya. So we were trying to think of names. And then your name came up. And we were all excited about your name. Right there and then, we texted people in management positions para i-request kung possible na i-pull out ka sa lolong
at ilipat ka kaagad sa percent. So right there and then, that same meeting, na-decide ka agad yung destiny. Oh, thank you po, thank you. Kaya pala sabi ko, ba't kaya ko tinanggal sa lolong? Kasi umpisa, yun lang po talaga yung sinabi nila eh. Yung parang wala muna ako sa lolong. Tapos syempre parang, bakit? Kasi sabi ko, bakit di mo mag-start na kami? Tapos dun pa, parang sinuspense nila pa sa akin na parang, first yaya. First yaya. Yan. Pwede na sumingit. Yes, hello? Okay na po? Hello po. Yes, go ahead. Sorry na pa, record, hiram na lang ako ng record niya. Ay, Jo, sorry, hindi ako na nag-gets yung kanina. Paano na lang kay mamaya ko na lang kunikopya yung mga sinabi ni Direk at ni Jojo. Kay Sanya na lang muna. So, Sanya, tuloy ka pa rin sa ano, di ba, sa kay Senator Bong, yung Agimat? Yes po, tuloy pa rin po siya. At sa ngayon po, hindi ko pa po alam kung kailan talaga yung pinaka-taping namin. Pero pinaghahandaan na rin po. May buong reveal niya, may Gabi Conception ka pa. Diba? Yun na nga po eh. Parang sabi nga nila parang paano ba kayo? Kasi parehong ako, partner ni, parang ganon, may something sa amin ni Senator Bong dun po sa Agimat, tapos dito naman sa First Yaya kay Mr. Gabi Conception. Kumbaga parang na-excite yung tao din na malaman kung ano, paano ba yung chemistry ninyo. And ang gusto, yun po, ang siguro masasabi ko na lang, sabi nga ni Direk, na na-excite ako dun sa sinasabi niyang magic. Yun yung gusto ko pong makita. May magic sa kay Gabi at saka may magic din sa Agimat. So kung paano mo yun mapapag-tagalo, no? Opo, medyo kailangan paghandaan. Challenging talaga sa'yo. Ito na lang, Sanya, finally. Although ayaw naman sa natin masyadong itakal about since galing ito sa kay Marian, ano, hingan ka na lang namin ng appeal or parang pakiusap sa mga fans, lalo na sa mga supporters ni Maria na we cannot control them naman, ibang mga fans na syempre gusto nila si Marian, di ba? Anong gusto mo na lang iparating sa kanila, sa mga fans na sana suportahan ka rin dito, at dahil sa ikaw ang pinapunta na tinanggihan din naman kasi ito ni Marian, which na understand din naman ng network. Opo. Masasabi ko lang po sa lahat po ng sumusuporta kay Ate Yanyan. Gusto ko lang rin po sabihin sa inyo na kung ano man po siguro yung naging desisyon ni Ate Yanyan ay para sa kabubuti ng pamilya niya. Siguro bilang isang ina na mas pinili niya yung kabubuti para sa mga anak niya, at dapat lang rin po siguro nating irespeto yun. Siguro kung ako rin yung ina, sinabi ko rin po yung kay Tito Lar na talagang gagawin ko rin po siguro yun. At ang maipapangako ko lang po sa inyo na gagawin ko po ang lahat para magawa ko po at mahalin niyo rin po ako bilang inyong Yaya Melody, first Yaya. Okay, thank you. Thank you. Good luck. Thank you.